napakaswerte ko po talaga no pag ako yung preacher may isang bago kaya ay hindi lang pala isa dalawa lalo talaga ako kinabahan. Pakilala po ako, hindi po ako pastor. Pastoro lang po. Ano lang po ako. Nakatasa lang ng Panginoon. At hindi pa tayo ganun kaano. Pero sabi nga eh, ang Diyos ay magagabay sa'yo sa lahat ng gagawin. So, Li, ganda umaga sa lahat. At, ano tayo. Pero bago tayo magsimula eh, hingin muna tayo ng panalangin sa Panginoon. Kasi medyo masailan to yung pag-uusapan. Yeah. Ewan ko ba bakit sa akin natapat to. Ang dami matatapat. Ito pa. So, nalang po muna tayo. Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Narito ko yung Panginoon upang magpuri sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng pag-awit at pag-aaral ng salita. Pakikinig, Panginoon, at humingi, Panginoon, ng wisdom sa bawat isa, Panginoon, na anumang marinig sa umaga ito, tumanim sa aming mga puso at isipan, Panginoon. May pamuhay namin, Panginoon, sa pangalang araw. Panginoon, Lord, humingi rin ako, Panginoon, ng inyong gabay, Panginoon, sa aking pagtuturo sa na ma-deliver ko po, Panginoon, ng malino, Panginoon. At kung may masambit man ako, Panginoon, na hindi kaaya sa inyo, Panginoon, patawad po, Panginoon. May panumingi na ako ng patawad, Panginoon. At alam ko, Lord, na nandiyan kayo at gagabayan niyo ako hanggang matapos ang aking pag-ayod ng inyong salita. Muli, Lord, maraming salamat at sa iyo ng papurit pa. Salamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon sa umaging ito. At Adultery Revealed. Ang ating scripture, Matthew chapter 5, verse 27-30. At yan, basahin po muna natin yung ating scripture. At pwede po ba tayo? Sabi po dyan, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast from you. For it's more profitable for you that one of your members perish than for your whole body cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Amen. So, ito po, sa ano to? Yung nakaraan, ano po ba yung tinapik natin? No, no? Who is a murderer? Diba? So ngayon, ito naman tayo dito. So dito, dito po, patuloy na kinukurek ni Jesus dito yung pagiging self-righteousness, self-righteous externalism ng mga scribes Pharisees. Pinapakita din ni Jesus dito na that the only righteousness acceptable to God is the purity of heart. Po. Kasi without the purity, the outward life makes no difference. Sabi rin dito, God's divine evaluation takes place in the heart. Ang Panginoon po, panag-evaluate niya sa puso yan, tumitingin. Kaya nga dabi dito nung ano, nung sa dito, sabi dyan, sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan, yan po. Kasi kung mabasa nyo na po dyan, 1 Samuel na ano, yung verse 1 to 6, ito kasi si Samuel pinapunta ni Lord doon kay Jesse. At ang sabi niya doon na magandog siya, isama niya si Jesse. At pagdating niya doon, sabi niya yung Panginoon, may gagawin ka doon at sasabihin ko siya kung anong gagawin mo doon at kung sino yung papahiran mo, yung pipiliin ko. So pagdating niya doon, nung pinano niya rin yung mga anak niya na pito, ang nakita niya agad si Eliab. Kasi mataas, makisig. Akala yun na yung pinili ng Panginoon. Kasi yun niya, sabi nga dyan, di ba, ang tao kasi tumitingin kasi sa panlabas na anyo. Eh.
na ito mga ngari. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya ang pinili niya. Hindi yun ang pinili niya. Kaya nung time na yun, nagtanong si Samuel kay Jesse, sabi niya, meron ka pa bang ibang anak? Ay, meron pala, yun pala si David. Alam natin, si David, tinawag niya, siya pala yung pinili ng Panginoon. Oh, the shepherd. Nung tinahanap siya, nasaan, ayun, nagpapastol ng tupa. So, ganun ka, bait siya, ano. Kaya nga, malapit kasi sa puso si David, eh. Ng Panginoon, eh. Kaya talagang Panginoon talaga sa puso talaga yan. Kaya nga sabi sa Matthew 5:18 na pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ayan. Dito po yung personal stress in heart righteousness, di ba yung nakaraan yung sa ano, yung nakaraang Friday, yung sa murderer. Pero ngayon naman, yung second illustration dito ng heart of righteousness, dito naman yan tayo, has to do with adultery and sexual in general. Dito sa verse na binasa natin kanina, yung verse 27 hanggang 30, he focuses on the deeds of adultery, the desire behind it, and deliverance from it. Yan naman yung ating pupukusan ngayon. Alam nyo, nakakalungkot lang no, sa panahon natin ngayon, yung ano, tanggap na ng lipunan natin yung ano, sabi nga, we take it very lightly na para bang hindi mabigat na kasalanan yung pangalo niya. Pero kung titignan po natin, so kahit nga sa mga, di ba, sa mga palabas, sa TV, o kaya sa mga movie, kung wala yan na mga immorality, parang walang excitement yung palabas eh, no? Parang yung mga tao, talagang hinahanap nila yung mayroong ano, excitement eh. Yung part lang na yun, minsan, nanonood, aalis. Pero pag yung part na yun, hindi makaalis sa upuan niya. So, talagang mas madali makahatak yung ganung ano, no? Kaya dinadagdag ng mga ganun, kaya parapaganda ka sa mga movie, mga ano, di ba? Dagdag ano nila yun eh. Ang problema lang po dyan, nakakalungkot lang dyan, minsan, kung ano yung napanood, minsan nadadala natin sa tunay na buhay. Di ba? Na-apply parang ano eh. Alam niyo, hindi nga lang sa mga, diba, sa mga artista, yung ano, karaniwan, ito yung, kung saan yung, ang mga artista, alam naman natin, papalit-palit ng mga ano yun eh. Asawa. Parang normal lang sa kanila, no? Kung sino makatambas sa pelikula, sa sunod, asawa na yun. Pero hindi lang po yan sa ano, ha? Sa mga artista lang. Nangyayari din yan sa mga normal na tao. Yung papalit-palit ng asawa. Kaya talagang ano, minsan, yung panahon natin ngayon, minsan may nangyayari din yan, hindi lang sa labas, pero kahit sa loob ng church, may lang nangyayari minsan. Pero hindi lang natin pag-usapan yun. May mga nangyari man, ano na yun, marites na yun. Uy, anak mo yun. So, Mrs. ko yun. Mrs. na naman eh. Marites po pangalan ng asawa ko, pero hindi po siya chismosa. So, dapat po makita po natin yung bigat, yung gravity, yung kasi reason po ng kasalanan ito, no? Kasi hindi ito basta-basta yung pangalan niya talaga eh. Ang sabi ng mundo, kapag ikaw ro'y yung ano, alam niyo yung, di ba sa mundo natin, kapag yung hindi ka ro'y nagkaroon ng affair, parang hindi ka in sa mundo. Di ba, ganun yung mga tao. Parang, tanda mo na, wala ka pang ano, experience. Parang ganun. Kaya naalala ko rin tuloy nung binata pa ako, ko, ito na, umpisa na. Nag-umpisa na. Ay, no. Sandali, kunin ko lang pala yung tubig ko lang. Mag-inom ka muna ng tubig, Louie boy. Mabwede muna siya bago. Marami rin. Ay, tubig. Nakakatuyo pala agad. Umpisa pala, natuyo na ako. Yan, naalala ko lang talaga yung ano, yung mga, yung binata pa ako. Ha? Nililina ko, binata pa ako lang, hindi pa yung nasawa. Kasi, yung mga kaibigan ko doon sa mga kabarkada ko, nagbibilangan kami kung nakailan yung mga babaeng dumaan sa kamay namin.
Yan po ang mundo eh. Ganun talaga pag hindi ka panakilala sa Panginoon. Pero yan po yung maling katuruan ng mundo talaga. Maling mali po. Ngayon ko talaga na-realize. Pero pag hindi ka panakilala sa Diyos talaga, talaga hindi mo maano, may isip. Ang dami kong naranasan. Hindi ko muna babanggitin. Baka paipay sa isa mamaya. Antay na lang natin. Depende doon sa ano. Laktawan ko muna. Actually, kinalimutan ko na talaga lahat ng mga yan eh. Naalala ko lang uli ngayon dahil nga natapat sa akin yung preaching na to. Itong topic na to. Ang dami talagang ano dito, yung parang pang maaamin kay. Kasi kailangan mo i-illustrate testimony. Kaya pag nandito ka sa pulpito, talagang medyo mahirap eh. Kaya dati, iniiwasan ko talaga na mapunta dito eh. Sabi ko dati kasi marami kang aaminin eh. Pero... wala kang magagawa na pag talagang tinawag ka na ni Lord. Amen. Kahit na marami kang ano kasalanan dati, pero kung humingi ka naman ng tawag talaga sa Panginoon at seryoso ka, gagabayan ka niya. Bibigyan ka talaga ng wisdom. Saka ang Panginoon talaga, sabi nga, di ba, God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Yan, yun pala. Sana nga lang kung ano yung marinig nyo sa mga testimony ko, wag sana magbago yung pagtingin sa akin. Nakaraan po yung binata pa po ko noon. Kaya alam, medyo talaga niya pa rin ako sa hanggang sa ngayon eh. Talaga dahil nga sa nagawa ko dati. Pero pinagsisihan ko naman lahat talaga yun. At alam ko na patawad na ako ng Panginoon. By grace lang talaga, makakatayo ka dito, by grace lang talaga ng Panginoon. Alam ko, hindi ako karapat-tapat dito, pero dahil sa biyaya ng Diyos, yan, nakakatayo ko din sa harapan nyo. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Amen. Amen. Punta na po tayo sa unang puntos. Yan, the deed. Ipag-usapan po natin dito, the deed of adultery. Yan. Means something that is done evil deeds. Okay? An action that is performed intentionally, yung mga sinasadya. Alam naman natin, pero nagagawa pa rin natin. Sabi niya sa una natin ano, yung binasa natin kanina, sabi niya, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Kang mangalunya. May mga verse tayo dito na patuloy ng pangalunya isang mabigat na kasalanan. Mga babasa natin dito. No? Sa Exodus, tak lang yan. You shall not commit adultery. Yan, kang mangalunya. Kasama po yan sa 10 utos ng Panginoon, sa 10 commandments. Kaya, kapag utos ng Panginoon, dapat sinusunod natin. Panginoon yan. Sabi nga, the original meaning ng ano ng adultery here is that you are not engaged in any kind of sexual act outside of the bound of marriage. Yan. Yung mga labas sa inyong ano, ay talaga ano, lalo na yung nakikiapid sa asawa ng iba. Ito rin po. Taglish po tayo. May Tagalog, may English. Kung ano na, okay na po yun kasi may, you know. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both of adulterer and the adulteress are to be put to death. Oh, grabe, no? Pareha sila. Alam niyo kung bakit mabigat na kasalanan ito sa mga Hudyo kasi sa kanilang batasan niya, kaparusahan niyan, kamatayan, yung stone to death. Sakit kaya nun. Isang bato nga lang sa'yo, galit-galit ka na eh. Sakit na eh. Yung pa kayong batuin ka nang hanggang mamatay. Alam mo, kung siguro sa panahon natin ngayon, kung meron pa rin ganyan, baka bawas yung mga nangangalunya. Wala na kasi yan eh, kaya... Ang gusto mo yung balik natin. Ay, pag... Ano na, pag... Depensyo. Hindi, ngayon may ano na eh. Hindi lang matitira. May helmet na ngayon eh. Kahit bato. Ito. Maraming time verse na babasahin dito. Sa una lang naman, sa mga susulit mamaya, wala na masyado. Yan. Sabi dyan, dapat ituring na marangal ng lahat ng pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat tulad ng Diyos ang nakikiapid at nangangalo niya. Yan, malinaw sinasabi dyan. Pinulang ko dyan, maging tapat kayo sa isa't isa, yung mag-asawa.
Hindi yung makipagtapatan ka. Kung ano yung ginawa niya, kaya ko rin yan. Maging tapat, hindi makipagtapatan. Marami talagang ano, may mga tinatago ang bawat isa sa asawa. Hindi lahat binubulgal. Pero kung pares kayong faithful, talagang lahat sasabihin nyo. Ang pinagpapasalamat ko rin po na sa loob din po ng siya nga pala 17 years na ako dito. Wow. Sa Kuwait. At praise God po at naging tapat naman ako sa aking asawa. Yes. Wala naman pong ayun lang pong masabi ko talagang kahit na inaaway ako na kung baga pwede akong gumawa ng ano dito. Ay, hindi pa rin kasi iba talaga yung meron tayong word of God. Amen. Na nagpapaalala sa atin. Saka sa sabadin mo din yan. Takot sa asawa. Takot. Takot o tapat. Parang takot yung narinig ko eh. Takot sa asawa yan. Di ba sinabi rin dyan, no? Nahatulan ng Diyos. Kaya matakot talaga tayo kapag ginawa natin mga ganyang bagay. Nangako ang Diyos, nahatulan niya mga nangalo niya. Ito rin. Yan. Dapat ito pa rin ang lalaki ang tungkulin niya sa asawa. At ganyan din naman ang babae. Eh, may mga mag-asawa kasi hindi tinutupad yung mga tungkulin nila. Kaya yung iba naghahanap. Malinaw na sinabi yan dyan. Minsan, gustong-gusto ni Mr. Kaya lang, pasabi ni Mrs., pagod ako ngayon sa ibang araw na lang. Tapos pag hindi na pagod si Mrs., si Mr. naman pagod naman sa trabaho. So, hindi nakakatimingan. So, dapat yan i-schedule nyo. Mag-asawa kayo, dapat nag-uusap kayo lagi. Ano lang yan, time management. Wow. Etong ano pala, pag-usapan din natin itong ano, sabi nyo, the philosophy of sexual hedonism, yan, is not new to our day. It was common in New Testament times and full force in Corinth. Noon pa man, problema na rin nila to, yung sexual hedonism. Naranasan na nandun nila. Wala pala din dito. Sana hindi ko pala nilagay yan dyan. Sabi ang hedonism kasi, ang meaning na ito, involved sexual behavior based on pursuit of pleasure. Ang kasiyahan lang, yung aliw lang. Ano, without the requirements of love or commitment. Yan. Walang requirement. Kaya, ito, ano ba yung mga tulad ng ganyan? Eh, siyempre, mga bayaran. Yung mga bayaran na babae, di ba? Mga benta ng aliw. Mga ganyan. Yan po, naranasan ko rin yan. Yung talagang na kumukuha ng babae sa mga bayaran dati. Dati, yung binata po ako noon, ha? Hindi po yung may asawa. Inuulit ko lang po. Talaga po, hindi ko naiisip na grabe pa lang ano yung pangalan niya mga ginagawa ko dati talaga. Alos lahat eh. Sauna, pick up, beer house. Kumbaga talagang buhay ano kay. Lahat ng ano naranasan. Tapos nung hindi na ayoko na magano, sabi ko, gusto kong magpakatino. Magpapakitino na raw, sabi ko. Mag-girlfriend na lang ako para hindi na ako pupunta sa mga ganyan. Nag-girlfriend nga, una isa. Hindi na gusto ang palit. Palit uli. Nang hindi naman... Nagsama ka palit. Ayoko na magpalit, sabi ko. Nagbago naman. Hindi na ako nagpalit. Nagdagdag na lang. Nagdagdag na lang. Hanggang dumating yung aking misis. Kasama siya dun sa nadagdag. So siya po yung nakahuli sa akin. So natigil na po ako. Ayan, sabi dyan sa 1 Corinthians 6:13. Nasabihin naman ng iba ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo naman talaga, di ba? Totoo yan. Ngunit parang isirain ng Diyos. Mga ito. Ang importante po dito, yung ang katawan ay hindi para sa immoralidad. Sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung ating mga katawan, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi pag ginamit niya yan, ano sabi ng Panginoon dyan? At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. So alagaan niya. Huwag niyo sirain. Kasi bakit? Sabi dyan, sa 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo?
na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So mahiya naman tayo sa Diyos, no? Hindi natin pag-aari, sinisira natin. Diba? So yun po, no? Mga kapatid, ang pangalo niya po talaga ay seryosong kasalanan. Ito'y kinumihan po ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa binasa na kanina na Matthew, no, chapter 5 verse 27, yung kanina, you shall not commit adultery. Meron pong dito traditional na interpretasyon yung ito yung tinatawag na baluktot na interpretasyon ng mga eskriba at pariseo. At ganito mo yon. Hangga't hindi mo raw ginagawa sa akto, ikaw ay hindi nagkakasala. Hangga't hindi mo ginagawa sa akto yung pangalo niya, ang sabi ng mga pariseo, ikaw ay hindi nakakasala. Para sa kanila, okay lang yun. Na yung magpakasasa ka sa yung mga iniisip, mahahaling na pag-iisip yan, pagtingin sa babae, na may kahalayan, okay lang daw yun. Kasi, bakit? Wala ka naman daw nasasaktan. At hindi mo, at hindi rin daw pinagbabawal ang Diyos. Iyon po ang klase ng pagtuturo nila. So, baluktot na baluktot po, no? Pares din doon sa preaching ng ano, di ba, yung Swiss murderer, yung hanggat hindi mo ginagawa sa akto yung pagpatay, hindi ka rin daw nagkakasala. Iyan ang katuro ng mga eskriba at pariseo. Pero alam natin, sinabi naman ng Panginoon, di ba, sa isip pa lang na nagkakasala ka na pag ikaw na galit at hindi yung pinapatawad yung iyong kapatid. So, halos pares din po ang ano niyan. Kaya mga, kaya nga tinawag ni Jesus na ano eh, hipokrito yung mga ano eh, pariseo eh. Dahil sa kanilang mga turuan. Kaya nga yung nakakawa yung mga porsyento eh. Dito kanina, nabaligtad pala yun ako. So sabi dito, yan. Kabag-abag kayo mga eskriba at porsyeyo. Mga mapagkunwari, sapagkat nilinis nyo lang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob, ay puno sila ng kasakiman at kalayaman. Yan. Ang labas lang talaga sila. Kaya nga sabi kanina naman, self-righteous externalism. Yun po ang nakakalungkot kasi mali ang kanilang tinuturo. Alam naman natin ang Diyos, tumitingin niya sa puso. Yan, dito na po tayo. The desire. Yan po yung ating pangalawang puntos. Nasabi niya, basahin po natin. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Kapag tumingin, sinasabi niya, no? Yung sino man tumingin sa isang babae nang may pagnanasa, ay nangalo niya na sa babaeng yon at sa kanyang puso. Yun, sa kanyang puso yan. So, once na tumingin talaga, direct na yun eh. Pati puso mo talaga. Kapag ikaw ba'y tumingin sa isang babae, sa ating mga lalaki, ha? Ikaw ba'y nag-iisip na ng maalay? Na pag-iisip sa babaeng yon? Yung po ba ang ibig sabihin yon? Pero i-clarify po lang natin konti, no? Ang sinasabi po dito ni Jesus, hindi yung pagtingin na may pagmamahal o paggalaw, yung paghanga, hindi po yun ang tinutukoy natin Panginoon dito, kundi yung mahalay na pagtingin yan. Bakit? Pag tumingin ba kayo sa asawa nyo, meron bang mahalay na pagnasa? Hindi naman, di ba? Ano yung nakikita nyo pag tinitingin ang asawa nyo? Paghanga, yan. Pwede paghanga. Kahit ako, tinitingnan ko sa ako, puno-puno ko ng paghanga eh. Uy, parang ayaw maniwala, oh. Una, ayaw na. Parang ayaw nyo maniwala, ah. Sinabi ko lang nakaraan, mag-diet ka. Puno-puno ko ng paghanga, saan? Sa katapangan niya. Kasi, ayun, mula sa maamong pusa hanggang mabang sa dragon, inabot niya. Hindi ang umabot dun. Pero praise God po at bumalik na po siya sa pagiging pusa. Nagkabati na po kami at okay na po. Kaya nga po nakakatayo rin dito kasi kung hindi puntuloy pa rin awin namin, wala po ako dito. Ang hirap po mag-preach ng may sabi nga, galit nga lang na murderer ka na eh, tapos tatayo ka dito. So praise God mo, no? Napakabuti ng Panginoon. Kasi sumunod lang tayo. Lahat ayusin ng Panginoon yan. Amen. Yan, ano natin yung the word last? Sa Greek is epitimeo. Epi,
timeo yan. Meaning, to turn upon a thing, to have a desire for, long for, to desire for. Oh, baligtad pa yung spelling ko. Pasensya na. Last, after COVID, of those six things, yan, forbidden yan. Inahanap rin. Talagang forbidden pa inahanap. Mga tao doon. Yan po ang meaning yan. Ang sinasabi po dyan ay ganito, kung ikaw ay nagnanais ang hindi sa'yo, iyon ay tinatawag natin na pagnanasa. Kapag ikaw ay nagnais ng isang bagay na hindi sa'yo o bawal, ang tawag doon ay lust. O meron ka ng mahalin na pagnanasa. Yung kapag ikaw yung tumingin ng paulit-ulit, hindi yung nadaan mo eh. Babalik ka pa ulit. Isa pa ulit. Paulit-ulit. Ayun. May mapasok na sa'yo na ano yun. Iniisip na iba. Sabi, meron mang isa, iba na ano, isang tingin lang daw. Isang tingin nga, isang oras na, hindi pa na umalis yung tingin. Isang tingin nga lang yun. Nag-justify pa, isang tingin lang naman ako. Isang tingin ka nga, isang oras ka naman nakatitig. Mas masama ka pa doon, sa buti pa yung palingon-lingon, nakaka-rest. Diba? So kapag talaga meron ka nang inisip na hindi maganda pag... So nakita niyo yung tindi ng grabe ng kasalanan ito sa isip pa lang nakakasala na talaga tayo. Dito po sa ating mga kalalakihan, no? Sa babae. Tumingin na ba talaga kayo ng pag, ng, may halong pagnanasa sa babae? Parang timing. Oh, aminin natin, gilid tayo. Parang wala yata eh. Sigurado ba kayo? Nakakaya talaga yan. Nakakaya, pero alam ko guilty po tayo lahat dyan. Kasi oh, kasi isa rin kasi yung mga nagsusuot. Yeah, yeah, pagalitan mo yung mga babae. Suot kayo ng ano, yeah. Ng maayos. Nagalit na talaga no. Suot kayo, may kita ko si Eli na po. So yun po no. Eh isa kasi talaga ano. Pwede ka tumingin, wag mo lang talagang babalikan na ano. Ayaw mo na daanan mo na lang. Tapos isip ka na lang iba, wag na yung ano, yung nakita mo. So dito po pag-usapan po din natin yung ano. Yung kwento ng kikiharing David. Yan, basahin po natin, nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwan nakipagdigma ang mga hari, pinalabas si David ang buong hukbo ng Israel sa pangunan ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinukob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, makit siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya yon kung sino yon. Sinabi niya sa kanya, si iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Hiteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katataos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nararegla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. So yan po yung kwento niyan. Ito daw yung panahon na ito kung saan yung hari ay dapat pumupunta doon sa pakikipaglaban. Pero itong si Haring David, nagpayaman sa palasyo. Nag-relax-relax. Nag-relax-relax siya. Doon pa sa rooftop niya, umakit siya sa rooftop niya. Nagmuni-muni. Siguro, nung pagtingin niya doon sa baba, ayun, binaliligo. Ang ganda. Kasi parang, alam niyo, kahit sa atin, no, na ano, araw ng simba, Friday, alam natin, pero, nasan tayo minsan sa bahay lang. Pag nasa bahay ka, o kahit sa labas ka, ang dami pumapasok sa isip niyo na dapat nandito tayo na sa Panginoon. So, yun po, no, alam naman natin, pag nasa bahay ka, manood ka ng Netflix, yung mga ganyan. Ay, sinabi ko na sa inyo, pag nanood kayo ng mga movie, may immoralidad. Ayun, cellphone. E, siyempre, wala. Pahinga naman ako ngayon. Tuloy-tuloy lang cellphone. Browse ng browse. At marami kang makikita dyan. So, dapat po talaga pag Friday dito. Kung tayo parelax-relax tulad na kay David dito. Kaya tinan mo, pag-usapan natin ito kay David dito kasi talaga na eh. So, ang issue po dito kung bakit si Ani David ay imbis na umiwas, ay ano po, nagpakasasa siguro sa pagtingin kasi si Bathsheba napakagandang babae binanggit diyan di ba? Ay pag napakaganda talaga mapapatingin ka eh.
Papatingin ka pa rin. Hindi nga lang tatagal. Joke lang po. Hindi, lahat po ng anak ng Diyos. Isa po ang insuranan. Lahat yan, pare-parehas yan. May ilong, may mata. Lahat yan, pare-parehas po ang gawa ng Panginoon. So yun po, no? Baka nagpakasa si pagtingin ka, no? Kaya anong nangyari? Nahulog siya sa patibong ng kaaway. Ang ano pa doon, tinanong niya pa kung sino itong si Batsiba. Nung nalaman niya na may asawa na, tinanong niya pa rin. Di ba tayo, di ba may mga tao nagtatanong, single ba yan? Kasi para hindi na tayo entra. Eto, nalaman niya na may asawa na, pero kinuha niya, pinakuha niya pa rin. So grabe yung paghahangad niya, no? Ano yung pangalan ni Batsiba? Kasi parang tugma din doon sa ano niya, no? Parang pangalan ni Batsiba, taglis to eh. Bat, diba, ligo. She? Siya. Diba? Ano siya eh, third person, diba siya? Si. Diba yung ba? Ano yung ba? Baba siya naliligo, diba? Ligo siya, baba. Kaya teacher siya, David. Naging barok tayo dito. So, dito na pa yun, ha? Para mawala ng inyo ng talk. Saka alam nyo rin po, no, sa tingin ko, alam nyo rin po yung karamihan dito ay sa mga bago po dito. Yung pangyayari kasi po na ito, marami pang sumunod na pangyayari dito na yung paano tinakpan ni David yung kasalanan niya hanggang sa umabot siya sa nag-commit siya ng murder. Kasi mandakin mo, pinutusan niya si Job na kasi ano totally niya, pinauwi niya muna si ano, si Uriah. Para nga, kasi nasipingan niya kasi si ano, nabuntis eh. Eh, gusto niya matakpan. Una yung unang pagtakip. Pinauwi niya si Uriah, sabi niya, nung nandun na, umuwi ka sa asawa mo, sipingan mo. Bigay pa nga ng regalo eh. Parang palubag eh. Pero ang ginawa ni Uriah, hindi pala umuwi. Andun lang siya sa may harap ng ano ng palasya. Sa may gate ba yun? Tapos, sa may guardia, di ba? Sabi niya, hindi niya ma-atim na siya ay nagpapasarap habang yung mga kasama niya nagpapakahirap. So, doon lang siya nung makita ni ano ulit doon, ni David, bakit nandiyan ka, hindi ka umuwi sa inyo? So, umisip ulit siya nung bago eh. Nilasing naman niya nung ano ulit. Tapos, akala niya uuwi na kasi pag may alak, may balak, di ba? Hindi pa rin nangyari. So, wala pa rin. Andun pa rin siya natulog. So, ang naisip na lang ni David, ipain na lang doon sa una. Ang dalhin, sabi niya kay Joab na iharap mo siya doon sa yung matitibay, yung matitinding kalaban. Para ilagay mo siya sa front para mapatay agad. Grabe no yung ginagawa niya, pag-iisip niya para na mawala si Uriah para ma-solve na yung kanyang ano. Pero hindi po masosolve yun, lalo lang siya lumalala yung kanyang sitwasyon. So yun po ang ano, ay napakahirap talaga na ng kasalanan na to ng pangalan niya. Ang daming patong-patong. So yun po yung kwento nun. Kahit sa atin po, no, kaya wag po tayo pa siguro, no, na akala natin minsan matagal na tayong Kristiyano o malalim na tayong Kristiyano, no. Kaya na natin paglabanan yung mga patibong na ganito, kaaway. Ingat po tayo kasi kailangan matatag tayo sa ating pananampalataya. Ito, alam naman natin, ito si David. Malapit na to sa puso natin, Panginoon. Kaya nga tinawag siya na, no, a man after God's own heart. Yan, di po ba? Pero nahulog pa rin siya sa kasalanan. Tayo pa kaya, di ba? Kaya tama nga sinasabi ni Jesus na kapag tayo ay tumingin pa rin sa babae na may mahalin na pagnanasa, ito'y pangalo niya na sa ating puso at isipan. Sa tingin niyo po, bakit po ba ganun yung paliwanag nating Jesus? Ano niyo kung bakit ang ganito yung paliwanag niya? Kasi upang hindi na po tayo umabot dun sa literal o aktual na kasalanan ng pangalo niya. Dahil sa isip mo pa lang, sabi na ng Panginoon, Diyos ay nangalo niya ka na. At doon pa lang, kailangan mo na itong putulin. So, para hindi ka na umabot sa actual. Ganon din yung sa galit, di ba, yung sa mother. Putulin mo na yung galit sa ano, para hindi ka umabot sa ano. Sa pagtulang actual na regular na pagpatay. Saka, alam nyo, kakilala rin ako na nahuli talaga sa ganitong klase, pati mo nang kaaway yung pangalo niya, no? Alam nyo, grabe epekto sa sarili nilang buhay, sa kanilang pamilya. Grabe ang epekto nito. Iba-ibang ano, sitwasyon, pero isa pa rin kinaanoan din ito, yung talagang sira talagang lahat.
Kaya kung marunig yung mga istorya ng mga na may mga nangyari sa ganito, siguro sasabihin nyo na ayoko nang dumating sa ganyang ano. Eh minsan na maganda na nasasabi yung mga pangyayari ng iba para hindi nyo natularan. Saka hindi lang sa pamilya mo nito masisira relasyon mo, pati na rin relasyon mo sa Diyos, po ba? Yan ang pinaka-importante doon. Yung pangalo niya po, hindi po nangyari sa isang petik lamang ng daliri na tapos sabi mo, hindi mo pwedeng sabihin na nadapa kasi ako at nandiyan yung babae kaya ako nahulog. Desisyon mo pa rin yun eh. Hindi po ganyan. Lumapit eh. Alam na, I think alam natin po lahat na ito ay nag-umpisa. Tingin, yan. Tapos, sa isip. Nag-isip nga. Tapos pinag-iisipan mo na yun eh, di ba? Tapos minsan, napapaniginipan mo pa yan. Di ba? Nangyayari yan. Susunod na mangyayari yun, nagpa-plano ka na kung anong gagawin mo sa next move mo. Sunod-sunod na yan. So dito pinapakita ni Jesus, no? Hindi yung kasalanan sa akto lamang, kundi sa kasalanan sa pag-iisip. Katulad sinabi ko, no, nag-umpisa sa tingin, sa isip, tapos nagpa-plano ka na. Minsan nga lang, nag-umpisa lang yan sa mga ano eh, di ba? Yung una, text-text lang, yan. Palit ng message. Tapos susunod, may mga sweet na ano na message. Yung mga ano na, take care. Good night, yan. Kumain ka na ba? Wala kang pagkain niya, bumili ka. Diba siya marami mga kanya-kanyang ano yan, style lang para lang mahulog sa kanya, no? So, mga ganyan na yung sitwasyon, no? Masusunod dyan, malalaman mo eh, nahulog ka na. Sa patibong na yun. At tapos wala ka ng panahon na ikaw ay umalis sa sitwasyon na yun. Kaya dapat tayong mag-ingat po. Alam nyo mga kapatid, hindi lang po yung sa lalaki, yung minsan rin yung mga babae. Yung mga... sa yung mga lalaki, parang hiyang-hiyan eh. Parang puro lalaki lang pinag-uusapan natin dito eh. Sa babae naman tayo ngayon. So kayo naman mga babae. Maas yan sabi ng mga babae, yung mga lalaki daw kasi ano yan eh. By nature daw, polygamous. Oh, that's true. No? Agree agad eh. Pero ito pong commandment na ito, binigay po ng Panginoon na itong thou shall not commit adultery, hindi lamang pa sa mga lalaki, para din sa mga babae. Pangkalata, general po ito. Yung, alam nyo, sabi nga doon, pero sa attorney ito, hindi naman natin pag-uusapan ito sa mga ano ng attorney ito. Sabi, pag ang lalaki daw ng alo niya, ang kaso daw ay concubinage. Pero ang babae daw, pag nangalun niya, ang kaso raw niyan, adultery. Adultery. Oh, so, ibig sabihin, adultery, pero kung sabi na yun, babae din pala, no? Kaya hindi lang talaga pa sa mga lalaki lang ito, pati na rin sa mga babae. Bakit ang mga lalaki lang po ba nakakaroon ng mahalin na pagnanasa? Tama. Babae rin, di ba? Pag macho. Eh, ito, naku, may isa na naman akong aminin. Pag-ilan na yan, pag-ilan na. Nakailan na ba? Paganda yan, ang maganda. Pero pista kami yung misis kung makulungin na ngayon yun eh. Hindi, kasi ko meron ko lang ako naalala ng isang babae na naka-date ko. Siyempre, first date namin. Siyempre, ano tayo niya, babe. Gala sa mall. Kain sa restaurant, load ng sine. Tapos pagdating nung ano na gabi, sabi ko, hati na kita. Ayaw. Kulang pa raw. Nagreklamo, kulang pa daw. Tapos sabi, tinuro niya, doon na lang daw kami matulog sa hotel. So, yung ganun. Kaya eh, so may time po kasi nung time na yon mapagbigay po ako. So, kaya bigyan. Generous. Pero loong palong kaya. So, talagang makikita natin, no? Hindi lang ano, lalaki. May babae din. Kahit, reality talaga yan. Yan ang reality. Nandun na si Martin. Wala pa, binata. Lang yung inuulit niya, binata pa ako. Baka kakala niyo. Inuulit-ulit ko, binata pa ako noon. Okay, meron, kasi para patunayan natin niya, meron din sa Biblia, di ba? Alam niyo naman yung asawa ni Potiphar. Grabe yung pagnanasa niya kay Joseph. Di ba? Hinilan na nga niya yung balabal eh. Pero buti na lang kasi Joseph, malakas yung control sa sarili, saka yung pananampalatayan sa Panginoon.
Eh kung Pinoy nagluta ng ganun, aalis ba 'yun? Hindi siguro no. Pero si ano talagang makikita natin sample dito pagdating sa tukso. Hindi sinabi ni Joseph dito na tukso loya mo ako, kundi siya yung lumayo sa tukso, di ba? So yun po yung mga sample na ano. Kaya hindi lang lalaki talaga, babae din po. Para pantay po tayo. So dito na po tayo. Yan, deliverance. Yan. Okay, basa po natin. If your right eyes causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is profitable for you that one of your members perish than your for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than your that for your whole body to be cast into hell. Yan po. So ano nga po ba itong solusyon natin, Panginoon? Diyan po sa deliverance, no? Anahan po natin yan, ma-set free po tayo sa ating mga... So ano ba itong solusyon ng ating Panginoon? Panginoong Jesus, ito mo ba, literal nga ba yan? Na kailangan mo bang tanggalin yung mata o putulin yung mga kamay kapag ikaw yung nagkasala? Ganun po ba ibig sabihin niya? Alam na. Alam na yung ginawa. Malalaman na ganun pag may ginawa ka pala, no? Alam niyo, sa pag-aaral kasi ng salita ng Diyos, meron tayong tinatawag na ano, figure of speech yan. Ito yung dalawang verse na, itong dalawang verse na ito, ang tawag po dyan ay isang figure of speech. Yan. Isang ano ito eh? Hyperbolic. So, wikang English yan. Ano ba yung hyperbolic? Ito po yung ano yung exaggeration. Alam niyo yung exaggeration, yung labis na pagsasalita, di po ba? Advance. So, masyadong ano talaga. Kaya po ito sinasabi ng ganito upang magpakita ng malakas na emotion o feeling sa kasalanan nito para may impact. Kasi minsan pag maluma, ano lang, yung malamya lang na salita, minsan hindi tumatalab sa tao eh, di po ba? Kaya kailangan talaga yung matinding word talagang natatatak sa isip ng tao eh. Kaya ganito yun. Yung mga sinabi dito, muna kayo mo dukutin yung mata, putulin yung kamay. So, yun pang inano doon para ang tao tumalab talaga sa tao yun. Parang nga yung manager namin eh, na ano, dami niya dati sa amin noon, pag sinisigaw niya kami. Sinisigawan ko kayo kasi para tumatak sa isip nyo. Pag sinabi ako lang kayo ng malawan, ay okay lang yan. Pero pag sinisigawan kami, natatandaan daw namin. So may impact. So kaya po sinabi ni Jesus na gano'n, no? Para ipakita sa akin kasi reso ng kasalanan ito. Kasi baka, bakit? Baka hindi mo pa alam na ikaw pala hindi paligtas. Kaya ka nalulung sa ganitong klase. Ang kasalanan at ikaw ay maaaring mapunta saan? Sa impyerno. Hindi rin sinasabi ni Jesus yung aktual na kasalanan ng pangalo niya. Hindi yung the act of adultery. Ang sinasabi niyo po dito ay yung pangalo niya sa ating puso at isipan. Kaya nga po tutusin, pwede lang natin tawagin ito na ano eh, yung mental adultery. Kasi sa isip natin eh. Alam niyo kapag yung ano, kayo inaangalo niya sa inyong puso at isipan, hindi kayo pwedeng yung papetik-petik lang diyan sa ano, pagdesisyon na tatalikuran mo na ito. Kailangan mabilis yung desisyon natin. Lalo na kung ikaw yung nahulog na sa klase ng patibong ng kaaway, may mga ganyan na hirap na hirap makaalis. Kaya nga mga alimbawa dyan, kung may connection ka pa, kung meron kang karelasyon na ano, kung may connection ka, putulin mo na agad. I-delete mo na kung may number ka. Delete mo na agad yung number. Yung talaga parang wala ka na ano, dapat ganun. Mabilis ka mag-ano. Kung kailangan mo palit ng cellphone, palit ka. Hindi pwedeng papetik-petik lang tayo na ano. Kasi talaga kung dapat decision mo, diretso. Hindi yung iiwan mo pa yung number. I-diyan ko lang yan, hindi ko naman siya tatawagan eh. Pero pag nalungkot, ito mo lang maisip. Ay, dito pa kaya yung number niya? Ay, dito pa pala, hindi ko natanggal. Pwede tawagan uli. Ayun, umpisa na naman uli. So, dapat pag talagang desidido ka, tanggalin mo lahat ng connection sa'yo. Kung malapit to sa tirahan mo, lipat ka ng bahay na hindi niya alam. Dapat ganun. Ganun ka-radical pag dahil sa ganun kasalanan. Hindi ka pwedeng urong-sulong lang. Hindi ka rin pwedeng papetik-petik lang talaga. Kailangan decided ka, mabilis.
Hanggat meron ka talagang ano dyan na tinitira, ay uusbong uli yan. Ganun po ang pag-solve ng klase ng ano, kasalanan. May naalala uli ako. Ito na naman. Nakailan na ako. Hindi, ito naman yung ano, yung bago-bago pa lang ako sa FCCC Church pa dati to, hindi pa Grace Church. Nung bago-bago pa lang ako. Kasi dati talaga noon, alam nyo naman dati, mga CD na X. Ang dami ko talaga. May dala ako galing Pampinas nun. Punta rito eh. Pero talaga, nung umatin na ako sa church, talagang na sabi ko, hindi pala tama to. Nung una nga, inisip ko, ibigay ko lang sa iba. Eh, ganun din pala, magkakasala din. Hindi pala pwede. Nakaligtas nga ako sa sarili ko. Yung binigyan ko naman magkakasala. So, ang ginawa ko, pinutol ko lahat, sinira ko, sakap din ako sa basurahan. Kasi kailangan ganun tayo mag-decide na ano, dapat putulin agad lahat. Kahit yung mga may magasin pa akong dala rin nun eh. Pati magasin nino. Pinunit ko na rin. Yung magasin, pinulit ko. Pinulit ko ng maliliit kasi pag medyo malaki baka buoy ng iba eh. Diba? Pwede lagyan ng tape eh. So, kailangan talaga, decision ka talaga pag mga ganyang bagay. Kasi hindi nyo pwedeng bigyan ng kahit na maliit na butas yung kaaway eh. Diba? Kasi kung makakita siya ng maliit na butas, hukayin niya yun at palalakihin niya pa yan. Ang susunod, malalaman mo, andun ka na naman uli. So, kung talagang gusto mo linisin, linisin mo. Hindi po nagtatapos doon yung ating solution, ha? Kung meron ka pong tinanggal na marumi, kailangan may ipapalit ka. Pero ano dapat yung ating ipalit? Yan. Kundi ang salita ng Diyos. Pag-aralan mo, pagbulay-bulay mo salita ng Diyos, yan. Kasi kung ano yung sinusubo natin sa utak natin, yung tulad niya yung mga ano, yung pornography, teleserye, sports, negosyo, kahit yung mga ano. Alam niyo, yan yung lagi tumatatak sa isip niyo eh. Kasi yun yung sinusubo niyo eh. Andiyan na yan eh. Pero kung parating ang inyalo niyo dyan, Word of God, yun. Mas maganda yun. Kaya isiksik natin sa ating mga utak ang Word of God. Kaya nga sabi dito sa ano? Ano pala? Joshua 1:8. Ang aklat ng kasulatan ay huwag alisin sa inyong bibig. Kundi ito ay pagbulay-bulayan, araw at gabi, upang inyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat, kung magkagayoy, pagiginhawahin ang inyong lakad at magtatamo ko ng tagumpay. Yan. Yan ang pinulalagay ko ng pula, pagbulay-bulayan, araw at gabi, upang masunod ninyo ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yan ang pinaka-importante dyan. Yung mga prosperity preacher, ang sinasabi nila dyan, pinagbibigyan nila ng puntos yung ano, yung dulo eh. Yung pagiginawain ng iyong lakad at magtatakbo ka ng tagumpay. So, mas maganda pong ano natin, yung gitnang-gitna talaga. Kasi pag nasunod mo lahat yan, si Lord na bahala sa iyo sa pagtagumpay na yan. Uy, parang nakaaga pa. Talagang pasturo ah. Yan o, conclusion na po tayo. Ang conclusion ko po, nagbigay lang po ako ng dalawang verse lang. Yan, sabi po dyan, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yan, napaka-importante po ng ano yan. Ingatan po natin ang salita ng ating Panginoon sa ating puso upang hindi tayo magkasala. At dyan din sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Yan. Mapalad po ang tao na may malinis na puso, pagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Okay po. God be the glory. God bless all po. Mahawal po yung natunod po kayo. At ano po eh, hindi magbago ang pagtingin nyo sa akin. At sana may schedule pa rin po ako. No, manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga naman ito, Lord. Sa inyo paggabay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo salita. Nawa ang lahat ng ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isipan at magamit tayo, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, upang makaiwas kayo, Panginoon, sa anumang mga hindi kaaya sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw lang aming inaasahan, Panginoon. Alam na, Panginoon,
na ihayag niyo sa aming Panginoon kung ano may aming mga pagkakasala, Panginoon. At alam ko, Lord, na nandiyak kayo lagi, Panginoon, kumuproteksyon sa amin lahat na iyong mga anak. Kaya marapat lang na ikaw ang aming papurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Muli, Lord, sa iyong mataas na pagdakila at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.